laki ng mga lupain nila. Kaya tayo, dapat tayong magpasalamat kina Gumborsa. Dahil sa kanila, naibalik yung pamamahala ng mga parokya sa mga paring Indio. Eh, sino si Gumborsa? At ano ho ang Indio? Teka. At ipaliliwanag ko sa inyo. Ang mga Indio, yan ang tawag ng mga Kastila sa taong bayan. At yung Gumborsa naman, nanggagaling yan sa tatlong pangalan ng mga pare. Sila Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Gomez, Burgos, Zamora, Gumborsa. Oh, Lola, puro pare pala makikilala namin ngayon ah. Eh, ano po ang kailangan namin ibalik? Ibalik ninyo ang manifesto na patagong sinulat ni Padre Burgos. O sige na, lakad na. Pupunta kayo sa panahon na sa tingin ng mga Praile at Kastila ay walang kakayanan ang mga Pilipinong magpare. Makikilala ninyo ang kabayanihan nina Padre Gomez, Burgos at Zamora. Mga paring unang lumaban sa pagkakapantay-pantay ng mga Kastila at mga Pilipinong pare. Paano nating malalaman kung si Padre Gomez yun o si Padre Burgos o si Padre Zamora? Oo nga, no. Utak lang. Taka lang, ha. Hinihintay niyo rin po ba yung pare? Si Padre Burgos? Oo. Eh kayo, magsasara na simbahan, nandito pa kayo. Siguro mahalaga rin ang sadya niyo sa kanya, no? Opo. Ako nga po pala si Ana at siya naman po si Noli. At ako naman si Pasiano. Magandang araw po, Padre. Sano? Mabuti pakarating ka. Marami tayong pag-uusapan, hindi sa komite. Sino itong mga bata? Ito po si Noli, Padre. At ito naman si Ana. Mahilig rin hong magdasal ang dalawang yan kung kaya't hanggang ngayon ay narito pa. Siya nga pa? Mabuti kung gano'n. Siya nga pala, Pasiano. Nabasa mo na ba ang manifesto? Opo, Padre. Inisa-isa ko na ang argumento ninyo hinggil sa paratang ni Praileng Agudo. Paano mo naman nalaman na akong sumulat ito? Hindi naman nakalagda ang aking pangalan. Kayo lang naman po ang may kakayahang mamuno sa kilusang sekularisasyon. Lalo na ngayon patay na si Arsobispo Pilaes. Ana, yung nako. Basta yun na nga, isa Padre Burgos pala ang leader nila. Kaya nga naunawaan mo kung bakit iniimbitahan kita sumama rito sa reformadang komite. Dahil isa ka sa pinakamagaling na estudyante na maaari makapagpalaganap ng sekularisasyon. Subalit, Padre, delikado po ang inyong ginagawa. Kailangan sagutin natin ang mga paratang ng Praile. Na tayo raw walang karapatang magpare. Na tayo walang bukasyon. At kaya lang daw tayo nagpapare upang makaiwas sa buwis. Ay, grabe. Ganun po ba kaliit ang pagtingin sa inyo ng mga Praile? Hindi lang yun, anak. Na ang Pilipinong sekular na pare ay laban daw sa pamahalaan at simbahan. At inihikayat nila ang mga taong bayan na lumaban at mag-alsa laban sa mga Kastila. Ipitit mo yun. Kailangan pa natin ayusin ang oras ng pagmimisa at nagsisimula na ang katisismo. At saka, kailangan pang... Marami kaya't ang bisita ngayon. Padre Zamora, eto si Pasiano. Magandang araw po. Ang mga bata, si Noli at si Ana. Si Padre Zamora ang kasama ko tumitingin sa katedral. Ana, isa na lang buo na ang Gumborsa. Kailangan lagdaan mo na yan. Tapusin mo na, sapagkat siguradong bukas ay napakahaba na naman ang pulong mo sa arsobispo. Huwag kang mag-alala, Padre. Talagda ako kagad. Pasiano, ihahabilin ko sa iyong orihinal na manifesto. Nais kong pag-aralan mo ito. Opo, Padre.
Tayo na. Sa kumbento. Loli, yun ang manifesto. Paano kaya natin makukuha yun? Huwag kang mag-aalala, Arsobispo Martinez. Walang maniniwala sa manifesto. Dahil yan ay hindi totoo. Pero hindi magandang tingnan na nag-aaway ang dalawang pare, Padre Agudo. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao? Na tayong mga pare ay hindi nagkakaintindihan? Ano sasabihin ng mga tao? Kung manalo yung mga indyo at manakaw ang ating parokya, anong maiiwan sa atin? Oh, narito pala kayong dalawa. Eh, oo. Ako, Padre Burgos, bilang sa inyo na ako pumasok. Nandiyan na si Padre Agudo. Sasalagi lang, ha? Magandang araw, Sir. Padre Burgos, mabuti tumating ka. Ikaw ang taong makapagpapaliwanag tungkol dito sa kumakalat na manifesto na hindi alam kung sino sumulat. May kinalaman ka ba sa manifesto? Ay, mabubuko na yata. Hindi na malaking usapin, Arsobispo, kung sino man ang sumulat ng manifesto. Ang mahalaga ay naiparating ang maling paratang ni Padre Agudo sa aming mga Pilipinong pare. Maling paratang? Padre Burgos, buksan mo ang iyong mga mata. Sa usapin na kakayahan, ilan lang ba ang mga indyong pare nakatapak sa paaralan? Matanong kita, Padre Agudo. Hindi ba't ako'y nagpursigi makatapos ng kuleyo bago maging pare? Hindi ba't dapat naitindihan ko bilang pare ang teolohiya at lahat ng aralin ng simbahan? Padre Burgos, masakit malaman na ito. Simple at maliwanag na. Politikal ang inyong interes. Ang magtayo na sarili niyong simbahan at humiwalay sa gobyerno. Ang magsilbi lamang sa Panginoong Diyos at tao. Yun lamang. At kung sino man ang nag-iisip na mayroong political na interes, ang lahat ng aming ginagawa ay maaari lamang manggaling sa isang isip na may ganitong klaseng hangarin. Tama na, tama na! Padre Burgos, mag-iingat ka. May nakapagsabi sa akin na minamanmanan ng pamahalaan ang bawat kilos ng mga pare, abogado at estudyante. Lalong-lalo ka na. Lahat ng mga sulat ninyo ay binubuksan. At kahit saan kayo pumunta, kayo sinusundan. Arsobispo, napatunayan na po namin na mahusay na tagapangalaga ng parokya ang mga Pilipinong pare. Mahusay na tagapangalaga ng mga kaluluwa. Patunayan mo, Padre Burgos, na hindi politikal ang inyong interes. Lumagda kayo sa papel. At ito, patunayan nyo na pumapayag kayo pamumuno ng gobyernong Kastila. Lalagda ako. At hindi lamang yan ang gagawin ko. Kukuha pa ako ng 300 lagda mula sa aking mga kasama. Tama ni Padre Burgos, no? Para-parapan ay pinagtatanggol niya mga kababayan niya. Oo, tsaka handa siya na ipaglaban yung mga pantay na karapatan ng mga Pilipinong pare. Mga bata, maaari niyo ba akong tulungan? Basta kayo po, Padre. Nabalitaan ko na binabawi na ang parokya sa mga paring Pilipino sa Cavite. Nais kong puntahan niyo si Padre Gomez. Imbitahan niyo siya sa isang pupupulo ng Comite de Reformadores. Si Baro, siya sasama sa inyo. Ayan si Padre Gomez. Malapit na malapit siya sa mga tao. Alam niyo ba yung mga daan na dinaanan natin kanina? Pati ang ospital at mga paaralan ay tumulong siya upang mapatayo yaon. Eh, ipinasusundo po kayo ni Padre Burgos dahil meron daw po pulong ang Comite de Reformadores. Tsaka ho, nag-aalala siya dahil marami na raw pong nababawian ng parokya dito sa Cavite. Ayun ako, hindi lang ho yan ang problema namin. Ito nga ho, katatapos lang ho namin sa pag-aayos ng mga pag-aasin ay
pinalalayas na ho kami dito? Kinukuha na nga ho ng mga fraile dahil lupa raw ho nila yun. Aba, sandali. Hindi pwede yan. Naalabag yan sa tratado na nawalan kanya. Ano po yun? Tratada. Alam mo, pinagbabawalan ng mga fraile na magtaas ng bush sa tupa dito sa Cavite. At gayon din, pinagbabawalan silang magpalayas ng mga tao. Isa si Padre Gomez na nagporsige upang magawa ang kasunduan na yaon. Eh, bakit sabi po sa akin ni Padre Burgos, eh, inaalisan daw po ng mga simbahan na katulad niyo, Padre? Bakit po? Naku, anak. Malalim ang dahilan na sa maliit na pagtingin at hindi pa-respeto sa mga Indiyong pari. Pero yun ay nagsimula nung nagka-krisis sa simbahan. Nagkaroon ng matinding kakulangan ng pari nang patalsikin ni Haring Charles III ng Espanya ang mga Jesuita sa Pilipinas. Dahil sa kakulangan ng pari, nagkaroon ng malaking pagkakataon ang mga Pilipino para maging pari. Maraming mga pari ang nagsipursige, nag-aral ng sarili at nakipamuhay sa mga tao. Pinatunayan naming may kakayahan ng mga Pilipinong magpari. At dahil dito, dumami ang nahikayat na magsimba. Napamahal kami sa mga tao. Ngunit nang dumalik ang mga Jesuita, isa-isang binawi ang aming mga parokya. Ngayon, alam ko na kung sino may pakanan ito. Di ba, Sir Duwa? Parang bahala sa iyo. Arestuhin sina Padre Burgos, Padre Gomez, at Padre Zamora. Arestuhin din ang mga ibang pari intelektual, mga abogado. Sina Justo Guaso, Agustin Mendoza, si Jose Guevara. Bitiwan niyo siya tula sa kasalanan! Kuminahong kayo, mga kasama. Wala nga naman ito. Siguro meron lang sila itatanong sa akin. Kaya, maghiuwi na kayo. Baka pa masaktan kayo. Pero... si Padre Burgos ang utak ng rebelyon ng mga manggagawa sa Cavite. Narinig ko sila raw ang nagpaplano. Si Padre Gomez at Padre Zamora ay mga kasabwat din. Muli, anong gagawin natin? Mali ang binibintang nila. Ana, nagagalit ako. Gusto lang naman nilang maniwala sa pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila. Pero ito ang inaabot nila. At Pilipino rin ang nagtuturo sa kanila. Sabi mo, wala ka rin kasalanan. Sabi mo, walang katotohanan lahat ng binibintang nila sa amin. Kagalang-galang na hukom. Hindi na natin dapat patagalin ito. Umamin na ang aking kliyente sa mga paratang sa kanya. Kasinungalingan! Kagalang-galang na hukom! Pati ang aming abogado ay nagsisinungaling! Walang katotohanan ang lahat na ibinibintang sa amin. Ngunit, Padre Burgos, narito sa mga papeles na ito ang ebidensya na kasama kayo sa paghihimagsik. Ito'y nilagdaan ng 300 tao. Ngunit, kagalang-galang na hukom. Yan ay nilagdaan ko. Isang patunay na
na kami hindi humihiwalay sa pamahalaan at aming simbahan. Huli ng lahat, Padre Burgos. Dahil napatunayan na may kaugnayan kayo sa rebelyon sa Cavite, inahatulan ko kayo ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Sandali. Kubara ng mga ng kanilang mga sutana. Malaking kahiyan sa simbahan ng kanilang ginawa, kaya hindi sila dapat mamatay ng mga pare. Huwag kubara ng mga sutana yan. Bilang kinatawa ng simbahan, ako ang nagbibigay ng pahintulot na patuloy nilang isuot ang kanilang mga sutana. Walang sapat na ebidensya, kaya para sa akin, wala silang sala. Simulan ng garote. Bernadon, pakawalan niyo na po ako. Di ba sabi niyo, pakakawalan niyo ako dahil sa testimonya ko? Ituloy ang garote. Sandali lang. Sandali lang. Nangako kayo. Nangako kayo. Wala kayong isang salita. Nangako kayo. Ginawa lang namin ang aming tungkulin. Patawarin niyo po ako sa aking gagawin. Patawarin mo po ako sa aking gagawin. Pasano, ligtas ko kayo. Hindi ko kayo kasama sa mga nahuli. Sa ngayon, oo, ligtas pa. Pero kailangan ko nang magtago. Mayroon akong yahabilin sa inyo.
yata niyo sana. Lola, ito na po yung manifesto. Bakit kayo mukhang malungkot at umiiyak itong isa? Nalaman na po namin ni Noli, Lola, na hindi lang po pagpapari ang ipinaglaban nila. Totoo yan. Dahil sa kanilang kabayanihan, namulat ang mga mata natin sa nasyonalismo. Nasyonalismo? Ano po yun? Nasyonalismo! Yung tunay na pagmamahal sa sarili nating bayan. Lola, may nagtuloy po bang pare sa ipinaglalaban ni Nagumbusa? Abay, hindi lang mga pare. Pati na si Dr. Jose Rizal. Inialay niya ang kanyang el filibusterismo kina Gumbursa. Ito.